Magandang buhay po mga kaibigan, nandito na naman po si Chef Ben upang magpakita sa inyo ng isang recipe. Yung pong gagawin ko is kimchi, pero yun po ay recipe po ni Chef Ben. Yan. Unahin ko po, lagyan ko siya ng suka o vinegar. Yun. Tapos lagyan ko po siya ng paminta. Lagyan ko po ng konting asin. Yan. So, isusunod ko po yung ginayat kong luya at sili. Yan. Po yung pagkakasunod-sunod. Tapos, ang sunod ko po rito is imimix ko po siyang maigi. Yan. Ang isusunod ko na po dyan ay yung aking prepared na kimchi sauce. Yan po. So, ilagay ko na po. Kamayin ko na. At ito naman po yung pampamilya. Hindi naman po pang benta. Yan. Pampamilya po ito. So, yan po siya. Ngayon, nandito po naman yung aking cabbage. Yan. Ito po ay ibinabad ko na sa tubig at asin. Tapos bigyan po natin na mabuti. Tapos ilagay na po natin dito. Yan. So, haluin po natin. Mix po natin mabuti. Kailangan po lahat sila ay maano-anong sauce. Yan. Po mga kaibigan. Para po mas malalong masarap yung kimchi, kailangan po is patagalin natin na nakalagay sa garapon ng 3 to 4 days. Yan. Para po yung lasa niya is sumuot sa kalugluoban ng gulay. Yan. Lamas-lamas lamang po mga kaibigan. Kung kulang pa po sa pula, pwede po ninyong lagyan ng paprikana. Burburan ninyo ang paprikana. So kulang po siya sa pula, kukuha po ng paprikana. At doon naman po yung magaling sa ating katawan, ang paprikana. Lagyan lang po ninyo. Yan po ay pampapula. Tapos haluhaluin uli para mag-mix uli sila. Yan. Mas maigi po, maraming luya, kasi po yung luya is yan nagpapasarap ng ating kimchi. Tapos may siling, labuyo, 3 o 4, ayos na. Yan. So ngayon, pwede na po natin siya itong ilagay sa garapon. Yan. Ano na lamang po ako. At meron na po akong paglalagay ang garapon. Good morning po mga kaibigan. Ito na po yung kimchi na ginawa ko po kahapon. So, tikman na po natin kung ano po yung result. Yan. Tama-tama po yung pagkakahang niya. Tsaka yung sauce niya tama-tama lang.